Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. What's up, saya Maser. So, welcome to my vlog. Today is papalit tayo ng bagong gulong sa harapan. So, ilang months din natin siyang nagamit dahil putpud na yung harap natin, harapang gulong sa harap. Papalitan na natin siya. So, yung brand na nakakabit dito is yung Camel brand ka pang interior, pero ang ginawa ko dito nung una is pinatubeless ko. So, pwede naman yun. Itutubeless natin yung pang interior na gulong. Kasi bumili tayo ng masyadong mahal. May naabot ng 1,000 plus, mga ganun. Mga 1,300, mga branded na tayo. So, mga pang budget meal lang naman yung binibili ko sa ngayon dahil hindi man tayo masyado nag-long ride. So, may pupuntahan tayong shop dito. Medyo malapit lang yun. So, babalikan natin yung pinuntahan kong gulong last time. Na worth 600 lang yun, mga sir. Then, magdadagdag lang tayo ng sealant. Yung camel tire pala, mga sir, is subok ko na. So, yun nga, kaya nasabi ko kanina, matagal na siyang putput na ngayon walang ulit papalitan. So, thankful ako sa gulong na yon na hindi siya agad nasira. Nasulit yung paano talaga yun ako. Nasulit yung 600 something natin na bilhin ng gulong dun sa camel na yon. Kunin ko na yung gulong. Ha? At 600 ba yun? Oo. Ako eh, hindi na makakabit na yun. Hindi na makakabit. Sabol ka na isa mula ng makakabit. Sabol ka na isa lang? Oo. Gusto mo na ba yun? Makakabit. Magkano silan? Ha? Magkano yung silan? 150. O yan, kaya mo siya. Pinikin ang sarili niya. Ganun yun, di ba? Oo, yun. Sa sarili. Sorry, ano? 7090. Sa likod, pinasa likod, 790. Ayun, pwede na yung 790. Kaya kunin ko na, kuya. Saka yung silan. Ito na, kuya. Kanina dahil saan na umaga eh. Ya, 2090 ko ya. Ayun. Matagal na po akong nakikinig sa inyong programa. So, ayun. Bad news, mga sir. Wala magkakabit ng tulong natin. So, maghahanap tayo ng shop. Pwede pagkabitan.
Isa lang si Lula, maraming ganyan ba. Papadudod, almost 5 years ago na matinan ako si Michelle. Isa po siyang Manila. So may alam ako yung shop. So ayun mga sir, may alam naman akong shop na pwede yung pagkapitan ng gulong. So hindi ko lang alam kung magkano yung sisingilin niya. Ayun, dapat isang gawaan na lang sana. Okay, wala eh. Absent yung isa. So yung pinagbilang ko mga sir nung parts na yon, yung gulong, trusted shop din naman sila. So nare-recommend din nila yung mga accessories na pwede sa motor mo, hindi yung bara-bara lang na bili. So maayos din silang kausap. Saka alam nila kung ano yung ikakabuti ng motor mo, yung takbo, ganun. Then yung babagay ng accessories sa motor na lalagay mo. So kay kuya yung kanina sa yung may-ari ng tindahan, shoutout sa'yo. So S kasi niya sa kanyang apelido. So mabait yung mga tao dun. Kaya lang hindi lahat ng parts is meron sila. So yung ano lang talaga mga kadalasan mga pang-tricycle, ganun. Hindi siya yung shop na talagang kompleto sa accessories then parts. So kaya ako nagpalit ng gulong mga sir dahil nangangamba na yung gulong sa harapan. Dahil nararamdaman mo na talaga na manipis siya pagka matigas na yung pagkaldag mo sa mga lubak. Matigas yung manibela mo. Kunting lubak lang, mararamdaman mo yung impact. So kaya hindi rin ako makakataw masyado dahil yun nga, pag nalubak baka masira yung gulong pagbitak o mabutas siya. So dapat mga sir, ang bibiling ko talaga is Pirelli Angel. Pirelli Angel dapat yung bibiling ko. Kaso ang inquiry ko sa iba is nasa 1305 mga ganun yung presyo nila. So sa lahat na puntahan ko, yun lang ang pinakamura sa Pirelli na tire. So nagtingin-tingin ako sa iba, mas mahal. Minirecommend silang mura kaso hindi siya branded. Hindi siya masyadong pagkakatiwalaan sa quality. Gamit na rin natin sa pang long ride mga ganun. So alam po dito lang yung supply. So mga nakalagpas. So ito vulcanizing shop. Kaya napalit po gulong sa harap po. Opo, tubeless po. Baka hindi natin maano maihangin, baka hindi ito nakaikon. Dapat nakabukas din yung pag-ani, nakakuhan. Nakanganga dito, kagad eh. Ano, tibong po? Okay. Sige po, check po natin. Ha? Sige po.
ano sir, medyo nagka-problema lang tayo. Mikpit yung preno natin. Nadudurog na kasi yung pinakapad niya. So, parity na naman. May bagong pangarap na palitan na naman. So, ngayon pupunta tayo sa bahay. Titignan natin yung ipot ng gulong. Hindi kasi siya nagpipreview. So, salamat kay tatay na tulungan niya tayong gawin yung gulong. So, sabi niya nung una, sabi ko, hindi ka ako showcase yan. Kahit akong ganun. So, sabi niya, oo nga eh, kahit hindi showcase. Pero titignan natin kung makakahinan. Hindi po mga katay, kasi ako yung kapatid ka kong camel friend yan. Ganun lang ako ginawa. Inanginan lang. So, sabi ko, sige ka, gawin natin. So, ayun. Gawa namin na maayos, medyo mahigpit lang din sa una yung sa pito, patanggalin talaga yung gitna para sumingaw yung hangin. So, nagpapasalamat ako kay tatay, saka sa sponsor natin na si Kiki. Dahil nabili natin yung pangarap nating gulong na kahit paano magpapalitan. Ito na tataposin ang aking vlog mga sir. So, kita kayo on the road. Ciao.